tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram odlecie. Hey, what is up sa inyo mga kalahi? Ako nga pala si Kuya nyo, JC Greet, and welcome back na naman para sa isa na namang Kada Crap episode. At ay na nga mga kalahi, bago magsimula ang malupitan nating adventure, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bilang suporta. Let's do this. Let's go. Ay nako, umuulan pa nga, may bagyo. Signal number 5 yata, nako. Ayun yung mga alaga natin, nababasa. Wait nga, matutulog muna si Kuya JC Greet. Tulog muna tayo. Ayan, nako, umuulan pa din. Ayan, nawawala na yung ulan. Nawawala na yung ulan. Tot na natin yung ating mga armas. At syempre, huwag natin kalimutang kumain ng almusal. Uy, ang charap naman ng pagkain natin. Yum, 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 yum. Yan, busog na ako. Baunin na lang natin yung natira. So, ayun na nga guys. Sa episode na to, meron tayong dalawang importanteng misyon na kailangan nating magawa. So, yung una, kailangan natin magawa yung mob farm para dun nga sa aming federasyon. At ibibuild natin yun dun sa base ni Kuya nyo, King FB. Napaghandaan na nga ni Kuya nyo, JC Greet, yung mga kakailanganin natin para sa build na iyon. So, ito na. Ayan, kompleto na yan guys. Wala nang kulang dyan at ibibuild na lang natin. Yun na lang pala yung kulang. At ang pangalawa nating mission para sa episode na to, kailangan nating mag-sketch at kailangan nating planuhin kung saan natin ilalagay yung mga builds natin. At mag-ano nga tayo guys, magdo-drawing tayo sa Photoshop. I-sketch natin para makita natin kung saan ba maganda ipuesto yung mga build natin. At ayun nga, kung meron kayong naisip na build, mga suggestion nyo, i-comment nyo lang dyan. At malay nyo, mapili ko yung suggestion nyo. Simulan na natin ang ating misyon. Kailangan natin mag-impake. Dadali na natin itong mga gamit natin doon sa lugar ng aming federasyon. Kailangan natin itong dalhin lahat ng stone na to. Basta lahat to kailangan natin itong dalhin. Kailangan natin syempre magdala tayo ng ano, ng pagkain. Kailangan natin ng lunchbox. Teka, ay hindi pala dito yung lalagyan. Dito pala. Dito pala. So ito yung lunchbox natin. Kailangan natin ng mansanas para mas malakas ang ating katawan. Pampagising yan. Kailangan natin ng salmon. Tapos, eto, tinapay. Yan. Dala tayo ng tinapay para yan, hindi tayo magugutom. Ayan, ready to go na tayo guys. Ready to go. Hello Robby, kamusta ka? Okay naman po ako. Ka muna bahala dito ah. Sige po, ako po muna bahala dito. Good. Dito, try natin dito. Please help me. I'm under the water. Bali doon kasi hindi na tayo mag ani, hindi na tayo magbabakbak. Bali ano na lang, ilalagay na lang natin siya. Ito malaking dagat to, pre, walang biro. Kuha lang kung gusto mo ng pananim diyan, oh. Oy, sige pre. Naging plantito ba yung na din ako eh. Kasi kapag yun sa hukain sa ano, ilalim, medyo bubutasin pa natin lahat yun. Ay, ito, ito pre. Ito pre, good spot na to. A good spot. Ayan, ayan. Oo. Okay ka na dyan, pre. Mamarkahan ko na to pre ah. Sige pre, para sa federasyon. Para sa federasyon, yan, yan, yan. Sige, sige, sige. Pre. Magtatayo tayo, Benteng Shopping District. At eto na nga guys, kompleto na yung mga kailangan natin para sa i-build nating mob farm. At eto na, umpisahan na natin ang pag-build. Let's go! So ayun na nga mga kalahi, makalipas ang dalawang oras mahigit ng pagbibuild na itong mob farm na to. Ayan, nandito na nga tayo sa bubong at ang ilalagay na natin ay yung timer. Yan, timer. Itong timer to, ito ang mag-switch ng tubig. So yung tubig yung magtutulak ng mga mobs papunta doon sa gitna at mamamatay sila gamit itong soul campfire. At itong build na to ay galing pala kay Shulker Crop. So kung gusto nyo gayahin itong build na to, ilalagay ko na lang dyan yung link sa description. So itong build na to ay para
para lang po sa Java. So, ito na, ilagay na natin tong timer. Dito maglalagay tayo dito ng lever, and then dito naman kasunod ang comparator. Papailawin mo yan, and then maglagay ka rito ng redstone, and then ito, lagay ka rito ng repeater. Yan, 3 ticks. Yan, 3 ticks. Tama ba ang pagkakatawag ko? Basta ganun, 3 ticks. Yan, 3 ticks. Idiretso mo lang yan. Ayan, hanggang maka, ano ka, sa dulo. And then dito sa dispenser, shift ka, right click, and then 3 ticks, ganun lang. Diretso lang ang mga kaibigan. Ayan. And then maglalagay ka rito ng redstone. Ayan. Tapos ganito lang ulit, pero pagantong side naman, pagantong direction naman. Tapos i-coconnect natin dun. Ayan. Ito ang mag-activate ng tubig. Ayan. Kunwari magaling tayo mag-redstone kahit di naman marunong. Pag-aaralan din natin to sa mga susunod na episode. Okay. And then ayan na. Okay na. So after nyan, titignan natin kung gumagana. Yan. Uy, gumagana siya. Tumutunog yung dispenser natin, mga kaibigan. Ipapasa ang kuryente papunta rito. And then ipapasa dito, pasa load. Dire-diretso yan, paikot pa ganun. Oh, tumutunog siya. Very nice. Gumagana po siya, mga kaibigan. Yan. So ang next natin gagawin, bababa tayo sa bawat floor. So meron po ditong ano, 10 layer. Layer po. Ayan. Okay. Punta muna tayo dito. Lalagyan natin to. Ikaw lang, may naririga kong zombie. Wait lang, may narinig kong zombie. Naku po, wag lang sana, creeper. Dapat pala nilagyan natin ng mga torch kanina. Yan. So, lagyan natin ng ilaw, nilagyan natin ng tubig. Then, baba tayo dito. Hopefully, walang creeper na sasalubong sa atin kasi tapos ang... Ay, may narinig kong zombie. Oh my golly. Wait lang. Maging handa. Alisin natin to. Then, naku po, wala tayong pang sarado. Okay, ito na lang. Ano lang, gagawin natin ng parang onion loads. O, di ba? Ah! Marunong kang umakyat! Storbo ka, boy. So, nalagyan na natin ng tubig yan. Lahat ng dispenser, lalagyan natin ng water bucket. Okay na ata, okay na ata, mga kaibigan. Okay na po, mga kaibigan. Tignan natin kung tumatagos dito. Okay. Hindi nababasa ang ating campfire, ibig sabihin, it's all good in the hood. Whew! Oh my god, makalipas ang ating pagsisikap, nagawa na po natin ang ating mob farm para sa federasyon. Okay, ngayon, susubukan natin mag-AFK para matesting talaga natin kung gumagana ba talaga siya. Hey, yun no? Very nice, very nice. At ito nga, umuwi lang ako saglit sa base kasi medyo kinulang tayo ng resources. Kumuha lang ako ng scaffolding kasi ito na nga, nasa final stage na tayo, guys. So, punta tayo dun sa bubong para matansya natin. Tapos, yan, dito nga. Dito tayo gagawa ng blocks packyat. Kailangan 92 blocks away. Alright, so tatansyay natin. So, ang nakalagay dito ay 101. So, 101 plus 92 blocks equals... So, kailangan natin mapunta sa 193 blocks. Yun. Okay, so maglalagay tayo dito ng slab sa pinaka-center. Ayan, dito. Tapos, maglalagay tayo dito ng scaffolding. Huwag kang mahulog, Jay Secret. Kumapit ka lang. Kailangan yung Y maging 193 yan, boy. Andito na tayo sa pinakatuktok. Oh my golly, oh my golly. Tapos, maglalagay tayo ngayon ng platform dito. Yan. Oh, diba? Nakakulong ako. Hindi ako mahulog dito, boy. Very nice. Check natin ang ating sukat. Okay, tama. 193. Guys, i-switch on na natin. Kailangan marinig natin yung pagbuhos ng tubig. Okay? So, switch on na natin. Let's go. Pakinggan ang pag-ano ng tubig. Oy, ayun. Ang lakas ng pagbulusok ng tubig, mga kaibigan. You know, naririnig niyo ba 'yon? Gumagana na 'yan, gumagana na 'yan, mga kaibigan. Ang gagawin na lang natin ay mag-AFK dun sa taas. Bye-bye. Eto na nga guys, makalipas ang mahigit 30 minutes. Tingnan natin kung ilan ang nakuha natin dito sa ating mob farm. Let's go, let's go. Okay, so baba na tayo. Sana naman ay gumana talaga. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Ilan kaya ang nakuha nating items dito? Dito na guys, tinan natin kung ilan ang nakuha. 1, 2, 3, go. Ay nako, ay meron naman. Meron naman kahit papano. Parang kulang ang 30 minutes. 20 minutes later. So ayun na nga mga kalahi, muli tayong nagbabalik. At kanina yung drop ay medyo epic fail, medyo konti. So nag-adjust tayo guys. So kung kanina ay 92 blocks yung ano natin, yung layo natin dun sa mismong mob farm, ginawa ko lang ngayon na 47 blocks. So tingnan natin kung mas dumami yung ano, dumami yung drops. So kung sakaling successful to, wala nang problema sa gunpowder tsaka sa bone meal. Ayun, not bad. Not bad mga kaibigan. Not bad. Siguro mag-AFK ka dito ng mga tatlong oras. Medyo goods na rin. Sabihan na lang natin sila King Epi at iba pang mga South Boys na lagyan ng mga torch yung bawat paligid para dun lang talaga mag-i-spawn yung mga mobs. Alright. Sa mga South Boys dyan, kung gusto niyo ng bone meal or gunpowder, AFK lang kayo dito. Hati-hati tayo dito, tulong-tulong tayo dito. Let's go! Kailangan na nating umuwi sa ating bahay kasi kailangan naman nating asikasuhin ang ating negosyo. Kasi hanggang ngayon, wala pa tayong stocks dun sa Liwanag Company. At meron sa akin nag-message, handa siyang mag-supply sa atin ng mga iba't ibang klaseng liwanag. So, i-check natin dun sa ating base. Yan, teka lang, baka may nakakalimutan si Kuya JC, wala naman. So, ayan, goods na ako mga South Boys. Pag kailangan nyo ng bone meal, pag kailangan nyo ng string, pag kailangan nyo ng gunpowder, mga South Boys, punta lang po kayo dito sa base ni King FP. Alright. So, itong chest na to yon. Okay, so, uy, merong shroom light, merong lantern, tsaka merong soul lantern. So, ito yung sinasabi niyang libro, oh yeah, by Kaya Rai. So, tira natin kung anong kontrata na ito. JC Grit, 2 dias every 5 stocks, all types of lights, your friendly neighborhood supplier, Kaya Rai. Alright, sige. O, bili na kayo sa akin mga Kadakrap members. Murang-mura lang tong supply na ito. Ilalagay na natin to dun sa shop natin. At maraming salamat sa supply ni Kuya Ray. Ang sabi sa akin ni Kuya Ray, libre lang muna daw to. Ito na ang shopping district. Pasok. Okay, namiss ko na yung shop ko. Tingnan nga natin kung merong bumili. Merong magbibili ng torch ko. Uy, meron! Meron nga! Oh my golly. Okay, so lagay na natin. Sige, ito muna. Lantern. Sa taas ay... soul lantern. Then dito shroom light. Bili na kayo 2 dias 5 stocks. Uy, murang-mura naman. Murang-mura naman yung loads. 2 dias 5 stocks. Ang kapa. Dito rin. Napakamura naman talaga. 2 dias equals 5 stocks. Ako, kulang to. May utang pa. Kulang ka. Kailangan na natin. 5 stocks to. Medyo kulang. Utang muna. Very nice. Bili na. Murang-mura. Sa 2 dias mo, meron ko ng 5 stocks. Diba? 5 stock na ilo. Uy, meron na babili. Thank you po. Tsaka ako nakukuhain to. Yan. Liwanag Company. Meron ng laman. Very nice. At ay na nga guys. Nabalitaan ko bukas na pala ang MCAS. Yan, so bago tayo umuwi, pupunta muna tayo dito at maglalaro. Tingnan natin kung suwerte-swertehin tayo. So, oh my golly, nakalimutan ko pa yung diamonds ko. Why naman ganun? Teka lang. Uuwi muna ako sa base, ha. Naiwanan ko pa nga sa kusina yung diamonds. So, maglalaan tayo ng 20 diamonds para dun sa... MCAS na yan. Tingnan natin. So, eto na tayo. Susubukan na natin maglaro dito sa MCAS. Tingnan nga natin. Anti-creeper, sneak to enter. Okay. Yeah. Ganda naman ang design dito, lods. Kamusta, kabarkada? Ikay nasa Casa de MCAS. Pangalan pa lang, kaduda-duda na. Dahil joke lang. Mayroon kang pagkakataon na paramihin ang inyong diamante. Talaga ba? Dalawa ang ating palaro. Basahin na lamang ang mga panuto ng mga ito. Tagalog na Tagalog, panuto. Dito muna tayo. So, paano to? Pamagat. Kula Y, kula. Ika'y magtataya sa kulay na nasa inyong tingin ay lalabas sa itaas. Ah, okay. Kapag ika'y ay nanalo, maari ka manalo ng 2 o 3
na diamante. Ooh, so yun pala yun. Okay, so pipili na tayo. Dito tayo sa red. Sa red tayo, sa red. Isa lang ha, isa lang. So, try natin dito sa pula. Oh, anong nangyari? Anong nangyari? Pipindutin ba to? Oh, anong nangyari doon? Nani? Oy, nanalo ako! Oh! Ah, nanalo ako. Ano yung ganun lang kadali yon? Oh my golly! Ang dali naman pala manalo dito eh. Okay na, panalo na ako dyan. Ayoko na tumaya. So, dito naman tayo sa kabila. Oh my God. Atakin ang ginto. Ika'y maglaglag ng diamante sa dilaw na basahan sa sahig. Ika'y maglaglag ng diamante sa dilaw na basahan sa sahig. Ika'y mananalo kapag ang tatlong ginto ay lumitaw sa tatlong butas. So, try natin to. Tatlong ginto. Dapat tatlong ginto sa butas, ha. Let's go. Nasa na? Uy! Oh my golly! Parang hirap manalo dito, ha. Isa pa. Isa pa. Parang mas gusto ko dun sa may kulay-kulay, ha. Okay, try natin. Ginto. Teka lang, last. Last na lang. Lisabo, manalo ka naman. Ay, nako. Ayoko dito. Dito na lang ako sa kulay-kulay. Kulay-kulay. So, dito tayo sa red. Red. Uy. Napalaban na nga tayo dito, mga kalahi. Ilalaban natin tong 18 diamonds kasi nakahanda naman akong Gold Demon Lords. Ah! Ay, naku, paasa to. Pinapaasa lang ako nito. Gold. Uy, apat. Oy, nabawi. Nice. Okay, so dito naman tayo. Dito tayo sa dilaw. Dilaw. Uy, green. So try natin ulit dilaw. Oh my. So try natin red. Pipindutin nga pala. Oh. Ah, mama, ayoko na. Red. Red. Yon. Talo pa tayo isa. So, red, feeling ko blue. Oh my golly, green. Blue tayo ulit. Pipindutin nga pala, oh my golly. Oh, hoy, bawi-bawian lang ha. Green. Green. No! Uubusin ko ang bangko mo, Mayo. Ayoko na. Manalo na ako isang diamonds. Uy na ako. Bye-bye. Maraming salamat sa 1 diamond. Susunod na lang ulit. Mas masaya ito kapag marami. Ayan. At least nanalo tayo ng isang diamonds. Goods na yon. So ay na nga mga kalahi, hanggang dito na lang muna. Siguro sa susunod na episode na lang natin ipagpapatuloy yung pagpaplano dito sa ating base kung saan natin ilalagay yung mga ibibuild natin. So susunod na lang tayo mag-i-sketch. So ayun nga guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. At kung na-enjoy mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kuya nyo, JC Great, na nagsasabi na always be better. Bye-bye, peace, boom.